Hello, good morning mga kaalay. So dito tayo ngayon sa Barangay Santo Rosario, Mexico, Pampanga. So dito tayo sa may attic. Pwesto natin ngayon, attic. Ganda. Sa mga Dizon family. Tingnan nyo guys. Sirang-sira na. Pinaka-base nung hagdan nila. Kasi dahil yan sa alay. Makikita niya dyan. Buhay pa. Buhay na buhay. O titingnan, buo pa. Pero, sira na yan. Kailangan natin tanggalin ito kasi for renovation na to, hindi natin masasave ito kasi lusaw na, malambot. Very, very infested na to. So, pwedeng ganito rin na mangyari sa bahay yung kapag hindi protektado sa anay. Yan the best for prevention. Pa-install kayo ng reticulation system. Pipe yun. Ayusin na lang. So, yun yung kasama nating isa, oh. Ayan. So, yung isa may kahoy yan. So, ingatan din natin. Preventive naman. So far, wala pa tayo na trace dyan sa kisame dyan na termite infestation. So, prevention gagawin natin. No? Sa pedlight natin, papadaarin ng chemical. Okay. A few moments later. Hello guys. So, ayan nga. So, we resume. Tinanggal na natin yung pinaka-base, no? Pinaka-hagdan. So, very infested na. Buhay na buhay. So far, itong mga parang poste niya, hindi pa nasira. Pigilan naman, pero may trace na tayo doon. Ayan. So, i-indigan natin mamaya yan. Napunta sa isang mga taula. Sirang-sira na. So, hanggang dito, nakarating yan. Kailangan natin ito tanggalin kasi sirang-sira na. So, kailangan na nila itong parente. Magalitan. Ayun naman yung kasama nating isa. So, penetrate niya yung pinaka-cabinet. Sigat din niya yan. Right.
guys, hindi naman natin tatanggalin ito ng ganito. Kung hindi naman ganyan pa siya. Sisave pa natin yan kung hindi ganyan. Yan ang napakalambot na. So, no choice, kailangan natin tanggalin. Para maayos natin matrip. And then, makita ng customer na talagang very interested na to. So, attic yan, guys. Ayan o. Alright. So, pakita pa natin mamaya yung mga ibang ginagawa natin trabaho. 2 hours later. Hello guys. So dito tayo naman ng isang method natin, ceiling treatment, no. May umakyat sa isa niya. Ayun. Tinidirit natin niya kasi may anay na dito sa area na 'yan. Anay na dito. Ya, kung makikita niyo to, ito yung binaklas na namin to kasi napakasira-sira. Hello guys, so ayan no. Yung mga anay buhay na buhay. Yung mga subterranean termites. So location Kisame. May TR. Dumaan sila sa tiles, sa likod ng tiles. So ang gagawin natin dyan mamaya, injikan natin yan. Lumipad sila dyan. Lumipad. And then, na-infest na yung dulo na yun. Sira na yung kisame. Titinan nyo sa baba. Ayun, baka. Makikita nyo yung baba ng kisame. Yung bubbles na. Diba? Tinitrip natin yan kasalukuyan. Location, Santo Rosario, Mexico, Pampanga. Medyo mapalaban lang yung ating ginagawa ngayon, ating technician ngayon. May traces ba dyan na buhay, active? Active yung anay? Wala ba, merong daan. Okay, so may mud tube, no? Termite tube nung anay. Okay, so yan ang ginagawa natin ngayon dyan. Okay. Sira na. Bakit ngayon ako sa isa? Yan o. Makikita niyo yan. Sira na yung liston. Plywood. A few moments later. Hello guys. So, yan. So, yung isang method natin ng pagtitreat sa bahay. Soil poisoning using soil injector. So, yung injection na yan, so injector, ginagamitan niya ng malakas na pressure. Kung naririnig nyo, so yun, malakas niya. So chemical, makalat siya, nag-expand sa pinaka-flooring ng bahay. So, lipat tayo. Actually, nag-inject na tayo sa perimeter line, sa labas. So ito yung, ano yan, so, paikot yan. No? Yan yung nagiging pinaka-bakod ng bahay. Laban sa anay. So, yung magandang paraan to para maprotektahan yung pinakabahay niya. And then, the best din, kung walang reticulation system, yan ang gagawin. Soil injection. Hello guys, so
natin. Tignan natin. Yan. So outside. Outside tayo. Alright, wala ka sang pressure. Hindi sa chemical mamatay yung anay. Pag tinamaan patay. Madidikdik. Anyway, prevention yan. Na-inject na natin yan, perimeter. Sa labas. Itong way na yan. Itong way na to. Pero nandun sa loob, naka-inject tayo dun. Tapos, sa loob din. Ito, preventive lang. Spray natin yung paligid ng bahay. Okay. 2 hours later. Location na mga yan. Hamba. So, yan. Location. Ano yan, no? Dami. Dry wood termites, no? Location. Furniture. So, kapag di-treated po yung bahay, tsaka yung ibang furniture, pwede talaga ma-infest. Pwede na bokbok, dry wood termite, o ng subterranean termites. Protektahan ang bahay. So guys, so ayan, sinijigan natin ngayon to. Tinitreat natin. Ito yung baba nung tinitreat natin kanina. Binaklas natin na base na pinakahagdan. So, ito, wala naman tayo na trace dito ng mga anay. Pero, sinijigan na natin as prevention. Yung isa nating method na injection treatment. Tawag na sa aming RP Pest Control Services
And follow nyo kami sa Facebook page namin. And please like na rin. RP Pest Control Services.